Okay guys, unang-una, buksan muna natin ang ating universal coin selector. So ito yung laman ng ating universal slot wire tsaka screw. So ano ba natin ikakabit yung ating wire? So ganito yan. So yung pagkakalagay dapat ganyan. So may label to. Yung una is DC 12 volts coin, ground, at saka counter. So ganito yung pagkakalagay ng wire. Ganyan. Ayan. So ganyan. Ayan. Ayan. So nasa taas yung red, sunod yung white, and then black, tsaka yung gray. So usually tinatanggal natin yung gray kasi nga para to sa counter. Eh yung wifi bendo na ating i-build ngayon, wala naman siyang counter, kaya tatanggalin natin yan para hindi tayo malito mamaya kapag nag connect na tayo sa iba-ibang components. Ito yung black, saka ito yung red. Bali yung black natin, lalagyan natin ng ilaw para sa ating coin slot. Yung lalagyan natin dito is indicator light. So ito lalagyan natin. So paano ba natin malalaman kung ano yung positive at saka negative dito? Yung maliit na ano na nakikita dun sa loob at saka yung malaki. Yung maliit yun yung positive, yung malaki yun yung negative. Tsaka lalagyan natin ng resistor. Ayan. Itong kabila naman, dalagin natin dito sa set pin ng ating coin slot. So ayan, dito natin ilalagay. Dalawang connection yan, yung lalagyan natin ng connection yung sa taas lang. So ayan,
bago natin i-connect yung resistor natin dito sa set pin, maglalagay muna tayo ng dopant wire. So i-connect natin yung ating exhaust fan dito sa negative, kulay black. Tapos yung red dito naman sa kulay red. Tapos ito ay yung ating buck converter, nakalagay dito is may label yan eh. So yung positive kulay pula, yung negative kulay itim. So ayan, yung kulay red dito sa coin slot at saka yung kulay black, dumaan dito sa may negative ng indicator light natin, pero kadugtong din siya papunta dito sa ating DC jack. Yung red at saka black
dito nakakonect yung red sa positive at saka yung black dito sa negative. Ganun din yung CPU fan natin, yung kanyang red dito sa positive at saka yung black dito sa negative. Pati rin sa ating buck converter, yung negative dito rin sa negative at saka yung positive dito rin sa positive. So nagsama-sama sila. So ito yung dalawa, ito yung galing sa kuryente at ito yung output na 12 volts 3 ampere. So ilagay na natin yung ating orange pi 1. Yung ating coin slot, itong kulay puti, pupunta dito. Ilalagay natin sa pin 3. Ito natin ilalagay sa pin 3. Sa pangatlong pin. At saka yung ating set pin, dito natin ilalagay sa pin 5. Ayan. So ayan. So bumili rin ako ng heatsink para hindi siya masyado uminit. Ayan, nilagay ko na. Tapos ito.
So ayan, tapos na tayo mag flash. Ilagay na natin to. So yung gagamitin natin EP is compass. Ito yun. Yung compass natin. Ayan. CF-EW71 version 2. So yung gagamitin natin eh, ito yung mga kasama niya. Ito yung POE adapter. Yung ating LAN. Tsaka yung 220 volt power wire. So gagawin natin, i-connect lang natin dito. So ayan, connected na siya. Ngayon naman, yung LAN cable natin, dito natin ilalagay sa POE. Ayan, sa POE. Tapos, buksan natin to. So, dito natin ilalagay sa yan, dalawa yan eh. May POE LAN, POE1. So dito tayo sa POE1. So ayan, umilaw na siya. So ayan, connect tayo sa wifi niya. .168 dito yung port niya. So ayan, admin tapos punta tayo sa wizard. Ito. Tapos nasa wizard na tayo, hanapin natin yung AP. Ito, AP. And then, next. Tapos, ibay natin yung pangalan niya. Next, then yun na yun. So isaksak na natin yung ating AP. Tapos papunta dito sa ating compass. Ayan, dito natin ilalagay sa LAN. Nakikita ba? Ayan, sa LAN. Ayan.
Tapos balik tayo dito. Dito natin i-connect yung modem natin. Ayan. Okay. So, yung dulo nito, lalagyan natin sa ating modem. Ayan. Ayan, ito yung modem ko. So ayan guys, subukan na natin kung gagana ating wifi vendors ha. Isasaksak na natin to. So ayan, bali yung ating indicator light umilaw siya. Ayan. So antayin na natin mamatay. Kapag namatay na yung indicator light natin, ibig sabihin pwede na natin pwede na tayong kumunik sa ating wifi vendor. So ayan, namatay na yung ating indicator light. So ibig sabihin pwede na tayong kumunikta sa ating wifi vendor. So try natin. So kung hindi man tayo dumiretso doon sa portal, punta lang tayo sa code. Type natin 10.0.0.1. So ayan, so nasa portal na tayo. Welcome to Wi-Fi Vendo. Please press the insert money button. Okay, subukan nating maghulog. So guys, pag pinindot natin insert money, iilaw yung ating indicator light. Halimbawa, ayan, umilaw na siya. Tapos maghuhulog tayo. 10 piso. Ayan. May 10 piso na. Piso. Ayan. 5 piso. Ayan. And then, kumonekta na tayo. You may now access the internet. Thank you. So, ayan, connected na tayo. So, dito natin makikita guys, yung wifi rate natin. Ayan, yung peso is 5 minutes. 5 pesos is 25 minutes. And so on and so forth. So, try natin mag-YouTube. So, yun lang guys. Salamat sa panonood.